Good evening guys, welcome back dito sa ating channel. So ang mainit nating update ay ito pong fever, no, na hatid ng jingle ni Mayor Jose sa ating lahat. So isa rin po ba kayo na LSS sa kanta or sa jingle ni Mayor Jose? At isa nga po ito sa mainit na pinag-uusapan at talagang gumawa po ng ingay sa social media. But before that ay nais ko po muna kayong pasalamatan sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa atin araw-araw sa atin pong mga updates. Thank you so much po sa inyong lahat, and para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pindutin niyo lang po ang subscribe button dyan sa baba at notification bell para maging updated kayo sa atin pong mga videos araw-araw. Kadalasan naman pong pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa TVG and Legit Adaver Cards hinggil sa mga suliranin na kanilang kinakaharap ngayon. So narito nga at atin pong simulan ng atin pong balitaan at talakayan hinggil sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Speaking of hot topic, pick na ko, mabenta at isa po si Mayor Jose talaga sa mainit na pinag-uusapan sa social media. At eto nga po guys, yung jingle ni Mayor Jose ay talaga naman pong nakaka-LSS. So isa na rin po ba kayo sa nabiktima ng jingle ni Mayor Jose? Hindi na rin ba ito matanggal-tanggal sa inyong mga tenga, sa inyong isip na LSS na po ba kayo? So hanggang sa paghigahan nyo ba, naririnig nyo na ang jingle ni Mayor Jose? So ito po ay isa sa katanungan ng TVG po sa atin. And marami pong mga netizen ang nag-react, and aminado po talaga na sila po ay hindi basta-basta makawala sa jingle nito ni Mayor Jose. Nakaka-LSS naman po kasi talaga. So kayo po ba guys, pa-comment down below. Isa nga po sa nagbigay ng kanyang sagot ay si Rem. Shout out po sa inyo on a Rem. Yes, parang laging kumakanta si Mayor sa isip ko with laughing emoji. So hindi ka po nag-iisa. Talagang yung utak po natin, karamihan po sa atin, million po tayo na parating kumakanta sa isip si Mayor Jose Manalo. Tanong po kasi dito ng TVJ Production. So guys, ito po ang legit na Twitter account ng TVJ. So pa-follow na lamang po niyan at official TVJ. So ang pangalan po nila ay TVJ Productions. LSS na rin ba kayo sa jingle ni Mayor Jose Manalo? Hashtag legit the records. Namantala, sabi naman ni Enel Racruz ay pati daw po siya kahit nakapikit na matutulog na lang po lahat-lahat, nasa tenga pa rin po niya yung kanta ni Mayor. Sabi niya dito, ha ha ha, kahit nakapikit, parang nasa tenga ko yung jingle ni Mayor Jose, legit double card. So kahit saan po talaga tayo mapunta, ano man pong ginagawa natin, kahit po siguro tayo ay mag-CCR, ay parati po nating nadidinig yung kanta ni Mayor Jose. Kahit wala naman tayong kasama, kasi yung utak po natin na LSS na po talaga. So ganyan po kabenta, no, ang jingle ni Mayor Jose. Sabi nga po dito, no, ni fan account po ito ni Maine Mendoza, no, nag-iisang mayor ng buong bansa, walang makakatalo kay Mayor Jose Manalo. Hashtag legitary cards and hashtag Maine Mendoza. Sabi naman dito pa rin ni Enel Racruz. Ay, Arlene po pala yan kapag kaano. Binaliktad, sorry naman. Anyway, sa sugod bahay mga kapatid, di mo malalaman kung iiyak o tatawa. Baliw ang peg natin. Hashtag legit double cards. Opo, totoo yan, ano? Kasi syempre, sa umpisa, puro tatawa ka talaga. Tatawa. And then kapag may narinig ka na nakakaantig na kwento, guys, maiiyak ka po talaga.
Pero syempre para mabalanse, eto na naman po. At meron pong magpapatawa. So iyak-tawa po talaga tayo guys. Sa sugod bahay. Minsan halo-halo pong mga emosyon. Minsan na proud na, nakaka-proud. Kakatuwa. Iba naman yung saya as in tawang-tawa ka sa mga eksena at sa mga jokes. Minsan naman iiyak ka sa sitwasyon, iiyak ka sa nakakaantig na kwento ng mga winners. And syempre, wag po natin iwala yung excitement. Excitement para sa proyekto na isinusulong nitong si Mayor Jose Manalo. Sa mental, i-congratulates po natin ang TVJ kanina. So, sa YouTube pa lamang po ito, naka 135,000 views po sila. Gaya ng update nitong si Lee Uy, hashtag Legit Dabricads, TVJ on TV5, hashtag It TV5 Bean Mendoza. So, narito ngayon sa TV5 Philippines as of 1:42 p.m., ay meron po silang 95,000. So congratulations. At sa TVG naman ay meron silang 40,000. Total of 135,000 nga po yan. Grabe ang taas no, kahit weekdays, napakataas po ng online views ng TVG. So, kumbaga, kahit hindi na maglagay ng pakulo ang TVG, yung araw-araw na lamang po na kanilang na sila po yung maging present, sila po ay mapapanood natin. Kompleto na po tayo din eh. Thumbs up na tayo, goods na po tayo doon. Sapat na yon para makahakot po ng online views ang TVG. Pati na rin po of course na sa TV. Unlike naman po doon sa kabila, nako, eto nga't panay po sila sa mga pasabog, kemerut. Pero hindi pa rin naman po sila pinapansin. So, narito nga no, ang komento ng ilang netizen doon sa mga pakulo, emerot na yan na kala mo naman original na ginawa nila or naisip nila. Panggagaya din lang naman ang kanilang ginagawa. So sabi dito ni Mr. Onin, dating palakayan nahalikan lang accidentally. Ayan, naging prinsipe ng kadiliman. So ito po yung tungkol no, sa bagong pakulo. Hindi masasabing pasabog kasi mukhang nasabugan po ang mukha nitong kanilang prinsipe. Anyway, dating palaka nga daw po yan, kaya ayan, naging prinsipe ng kadiliman. So negatibo po talaga no, ang dating. Or akala siguro nila magiging mabenta. Pero kita nyo naman, online views, no? Kung mabenta yan, unang araw na kanilang inilaunch. Wow, inilaunch. Ayan, pinasosyal. Pinakilala si Prinsipe Sedi na yan. So, syempre, yan po ay kakalat sa social media. Ipinopromote na nga rin ng mga vloggers yan. Dahil nababanggit po natin, parang napopromote na rin sila. So, pero dahil walang pakialam ang mga tao sa kanila. Kahit kumalat po ang balita na meron silang Prinsipe Sedi Emerut Kemeru na yan, ay wala pa rin pakialam ang mga tao sa kanila. Hindi pa rin sila pinapanood. Lalo na kung ang prinsipe na kanilang tinutukoy ay hindi naman po kaabang-abang. Hindi naman po ubos-ubos oras. Yung iba nga po sinasabi nila na aksaya oras lamang daw po ito kasi ang dating hindi naman prinsipe, kandidato. Kasi ang alam daw po nila sa prinsipe na papaligiran ng kawal, hindi kumakaway, mga tao ang kumakaway sa kanila. Pero mukhang baliktad daw ang kanilang prinsipe. Biruin niyo yon dahil sa kagustuhan at kadesperaduhan na matalo si Mayor Jose, ang pakulo na ginawa ng TVG ay may pakalesa pa po talaga sila. Mayor versus prinsipe, diba? Ang sarap nga naman pakinggan sa tenga. Mukhang panalo sila kasi prinsipe yung kanila. Pero yun lang, mukhang sa sobrang taas na expectation ay lagapak po sila.
dahil wala naman, di naman po naging mabenta. Kasi tingnan nyo yung update natin kanina, 900 views, 600 views. Naku, hindi man lang po naka-1,000. Ano na yan? Compare mo naman sa 122,000 versus 900. Diba? 600 versus 14,000 views. So, iba pa din talaga, no? Mayor Jose lang po ang malakas. Mayor Jose lang makakapagpataob ng G's sa Gedli na kanilang ipinagmamalaki. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.